simula. Kaya okay na okay. O, oh, yun. Good morning mga stunters! Yes, ito tayo ngayon. Nandito tayo sa NRF. Ngayon, bali, ang vlog ko ngayon, sasabay ko na yung Wheelie tutorial ko. Bali, may student ako dito ngayon. Ito, papakita ko sa inyo. Mag-i-start na siya mag-practice mga ka-stunters. Tignan niya. Bali yan mga ka-stunters, nakikita niyo naman, nag-i-start pa lang siya ngayon. Gamit niya yung Wheelie device namin. Ngayon, tuturo ko sa inyo yung mga teknika. Ito, wait lang mga. Tawa ako ng tawa habang So yan mga ka-stunters, ito nga pala si Sir Mark. Hi! Sir Mark, tatanong ko lang, ano bang gusto nyo magpawili? Masarap kasi eh. Tsaka parang feeling ko pagka maski anong galing mong rider, maski champion ka sa racing, pag hindi ka marunong magwili, parang kulang. Kumbaga gusto nyo mapil lahat na yung sa racetrack, tapos dito sa mga freestyle stunt riding, gusto nyo masubukan din. Eh, kamusta naman ang paggamit nyo yan at pag-testing nyo? Enjoy na enjoy. Pagka tuwing umaangat, tawa ako ng tawa doon. Balik-balik. Enjoy, enjoy. Eh, kamusta naman yung experience nyo sa unang pag-angat ng motor? Okay naman. Yung una, ayaw. Tapos, dahan-dahan, tumataas. Ngayon, pangatlong ikot ko pa lang, taas na. Mas confident ka kasi hindi tayo matutumba kasi meron ito. Oh, ayun. Mas confident tayo pag sa simula. Kaya okay na okay. Ayun. Oh, Sir Mark, sige, pwede niyo na ulit ituloy yung pag-ano niyo. Tapos remind ko lang, yung paan niyo, ayan, lagi diyan sa may preno. Okay. Natatanggal ko ba? Oo, nakita ko kanina natatanggal niyo dun eh. Nawala yung focus ko. Tumatawa na ako. Oo, tas tumatayo ka rin. Nakikita ko na ano. Oo, napapatayo ko. Dapat hindi. Talaga, practice pa. Oo. So, ganun. Kailangan nyo ituloy pa rin yung routine natin. Angat, preno. Angat, preno muna para at least ano yung sukat kung hanggang saan yung taas ng motor at kung paano siya mapapababa. Maintain muna kami mga ka-stunters. Hindi naman kasi pwede na halimbawa at tuloy-tuloy yung training kasi masakit siya sa braso, nakakangalay siya sa braso. Siyempre kung halimbawa ngalay na yung braso mo, hindi natin masasabi, may tendency na feeling mo kaya mo pa, pero yung pala naninigas na yung ganito mo, so hindi mo na siya matututunan na maayos, hindi mo na siya maibabalik na maayos. So hindi talaga na pahinga mga ka-stunters. Ayun mga ka-stunters, interview muna natin si Sir. Yun na, gaya ng ano sinabi ko sa inyo kanina, first time nyo, di ba? Oo. Yan, nakuha nyo na agad siya.
kumbaga, nakita nyo na agad yung langit. Oh. Hindi ko naman sinano, pero yung ibang estudyante kasi, may time na ang tagal nila bago makuha yung ano yun. Makita yung langit. Siguro, oo. Magkakaiba naman kasi kayo. Yeah, ikaw, sobrang gustong-gusto mo siya. Nakikinig ka doon sa mga sinasabi ko. Kaya, so, nakukuha mo yun. Kasi maganda talaga dyan. Makinig ka, huwag mo siyang mamaladiin. Hirap kasi nun pag minamadali, kagaya kanina, di ba? May time na. Oo, may time na minamadali mo. Kaya nangyayari, hindi ka nakakapag-repair na maayos. Gigigil. Oo, nanggigigil ka. Halos yung body position mo, iba na. Hindi mo siya, hindi mo naiisip na, uy, kailangan pala, power muna bago i-release yung clutch. Ano nangyayari? Mali. Release yung clutch, tsaka mo siya yano. Nagagas. Oo, tsaka mo siya nagagas. So yun nga, hindi kakapit yung ano nun, hindi siya makakapag take off ng maayos. Pero ang sarap ng experience pagka abot mo yung parang balance na gano'n, no? Parang uy, 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 gas, yung timpla-timpla na lang. Oo, ah, ganito pala yung sinasabi ni Coach na ano, na pag galing bakit nakita mo yung langit na ito na pala yung gas, preno. I-imagine ko, uy, ako na to ah. Parang ako na si Coach, oh. Parang si Coach to. Pero saglit lang. Upin mo na, ay, iyo ko pang ibaba to. Gusto ko pang i-throttle to. Gusto ko pang, kasi gusto ko pang umaba. Oo. Pero maganda, hindi ko, ano, kasi baka, parang walang ka ba? Kasi nga, mayroon kang pang-balance. So, mas matututo ka malamang nito kasi wala yung ka ba eh. At saka step by step. Sa susunod, wala na yan, no? Oh, siguro naman, before nun, mas kampante na siguro ako nun. Oo, kasi kumbaga, parang, alam mo na kung hanggang saan yung limit ng motor, eh. Alam ko na kung hanggang saan to, na ano ko na yung lula ko dito. Alam ko na para matiit tong motor kung hanggang saan lang yung dapat na taas niya. Tama. So, yun, mga ka-stunters, pakita nyo naman, ha? Sana sa third session, magaling na, oh. Sana. O sige, mga ka-stunters, ha? Okay, mga ka-stunters. Doon na ulit si Sir Mike. Testing na ulit siya. Load muna tayo, mga ka-stunters, habang ginagawa niya. Uy, ang gandang take-off naman nun, oh. Biruin nyo, parang sa sobrang pakikinig niya yan, na alam niya na agad yung mga gagawin niya, yung mga dapat niyang gawin. Yung tamang pag-take off, body position. Nandun na nga, tumaas na nga kayo. Nandun na kayo. Para ma-feel nyo, yung motor, kaumandar. Pag tumaas kayo, pag angat ng motor, ibalik nyo ng konting throttle. Pero hindi nyo siya sasagad. Tapos sundan nyo ulit siya ng gas. Ibalik nyo ulit siya, sundan nyo ulit siya ng gas. Pero nakatapa kayo sa preno. Kumbaga, lalaban yung preno, tsaka yung gas. Gas. Preno, gas, preno. Kung ibabalik mo siya, di ba, naka-take off ka ng maayos, naka-angat ka ng maayos. Pag alam mong tama itong balance point ko, ito na yung pinaka, ano yun, sakto eh. So, balik mo siya ng konti. Hindi mo siya babalik na tagad, kasi pag dinalik mo siya na tagad, mawala na maano, bababa. At least, balik mo siya ng konti. Sundan mo agad, eh. Doon, makipin mo na aandar yung motor. Kasi, kumbaga, nawa yung galit ng makina, pag pinatay mo siya ng konti, susundan mo ulit siya, magagalit ng konti, papatayin mo ulit siya ng konti, susundan mo ulit siya ng konti. Yun yan, para umandar kayo na. Para hindi kagaya nung kanina na papower kayo na yung power wheel, yung nagalit yung ano. Kasi hindi rin makakapag-perform na maayos yung motor. Pag galit na galit yung makina niya. Yan mga centers, mag-uulit na ulit si Sir Mark. May testing na ulit siya. Tingnan natin kung ma-apply niya yung sinabi ko. Galing! Uulit na ulit siya mga ka-stunters. Wow! Nakita niyo naman mga ka-stunters sa yun, no? So, nakaka-throttle na siya. Kaso may part pa rin na parang sa gusto niya humabay, hinahabol niya yung power. So halos nagagalit na yung motor.
Yun! Halos napipil na niya. So yun mga ka-Santos, kung mapapansin nyo, dito mga team na uuna niyang bitawan yung clutch bago niya bigyan ng gas. Mga ka-Santos, commercial muna tayo. Ito naman si Coach Wheelie. Ayan. Bali may estudyante siya na bata. Ngayon, tinuturuan niya ng basic. Tinuturuan niya magmotor. Ayan. Kung makikita nyo, meron din kami mga maliit na motor, mga ka-Santos. Okay? So, ayan mga ka-Santos, balik na ulit tayo dito. Yun! Kung nakita nyo mga ka-Santos, no? Pag angat ni Sir Mike, umabot agad siya dun sa limit. Buti na lang hindi siya nataranta. Bali ang ginawa niya, pinreno niya, kaya bumaba agad yung motor. Ang advice ko lang sa inyo, huwag nyo ibababa ang paa nyo kung halimbawa may gamit kayong wheelie device. Ang dapat nyo nang gawin is ipreno nyo siya kung saan bababa ang motor. Okay, yan mga ka-Santos. Meanwhile, yung pag-clutch eh, hindi ko na kaya na no, kailangan dalawa taas. Diba, nanginginig na ako ngayon. Nanginginig na, oh. So yan mga ka-Santos. Hanggang dito na lang muna tayo. Pagod na si Sir Mark. Sumuko na. Wait nyo na lang yung susunod na upload para dun sa isang unit na gagamitin niya. Yung wala na siyang wheelie device mga ka-Santos. Bali susunod, ito na yung gagamitin niya. Ito na, yung wala ng wheelie device. So, sa susunod na ulit mga ka-Santos ha. Bye-bye.